okay ba ang blood pressure mo. Kung mataas, papahingahin ka lang nila kasi yung iba medyo kinakabahan o natatakot. Kaya pinapahinga muna nila para bumaba ang blood pressure, baka natatakot lang. Tapos sunod sa screening. Ang itatanong tungkol lang din doon sa pinilapan mo. After sa screening, doon ka na sa vaccination. Sa vaccination, ipapakita niya sa iyo yung Sinovac vaccine. 'Yun ang ituturok niya sa iyo. Tapos after vaccination, doon ka na sa last step, i-blood pressure ka ulit. Tapos paantayin ka ng mga 30 minutes. Pag walang reaction or okay ka naman, pauwiin ka na nila. Ito guys, yung aking vaccine, second dose vaccine. Actually, wala akong naramdaman or magaling lang talaga mag-inject yung nurse. Pero pag uwi ko sa bahay, yun, parang nakaramdam ako na mayroon akong in-inject, na naka-vaccine ako. Pero usually, wala siyang effect. Parehas lang din sa first dose. Ngayon, second dose ko na, wala rin. Okay lang siya. As in, hindi siya masakit. Kaya, huwag kayong matakot magpa-vaccine. Ako ang binaksin sa akin, Sinovac. Tingnan lang natin bukas. I-update ko kayo kung mas may nararamdaman kapag second day. Gaya ng sabi ko guys, i-share ko sa inyo kung ano ang aking mararamdaman sa second day. Ngayon, medyo mabigat lang sa balikat, pero aside from that, wala naman, wala akong nararamdaman. Parehas lang noong first dose ko. Kaya, huwag kayong magtakot na magpa-inject ng Sinovac vaccine. Ngayon, basta pag pumunta kayo doon, kailangan busog kayo para kahit nag-aantay kayo ng matagal o pumipila, hindi kayo magutom. Meron din naman doon nagbibigay ng tubig at saka cupcake. Yun, para hindi ka magutom. Pero mas maganda kasi kung pumunta ka doon, nakakain ka na ng breakfast or lunch. Depende yan kung ano ang schedule mo. Guys, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo. See you again!